Magandang araw po sa lahat ng inyong listeners. Nais ko lang ibahagi ang aking kwento para kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dante. 40 years old at hiwalay na sa aking asawa. Mabuti na nga lang ay wala kaming anak. Dahil kung nagkataon ay kawawa lamang sila. Nagpapasalamat din ako sa taas sapagkat hindi niya ako hinayaang gumawa ng masama para magandihan ang aking asawa. Kung sa bagay, sa isang banda ay may kasalanan din naman ako dahil hindi ko lubos na kinilala ang naging misis ko. Sa kwento kong ito ay mapapakinggan niyo kung paano lang naman ako niloko at iniputan sa ulo ng misis ko sa kabila ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Hindi biro ang umibig. Hindi biro ang magmahal. Lalo na kung lahat ay tutol sa inyong pagmamahalan. Ganun pa man, naipaglaban ko ang babaeng aking minamahal sa kabila ng pagkagalit ng aking mga magulang. Hindi kasi nila matanggap na babagsak lang ako sa isang babae na mababa ang pinanggalingan. Nakilala ko si Crisanta sa isang club nang minsang nagkayayaan ang barkada. Mahilig kasing mag-happy-happy ang mga ito pagkatapos ng aming trabaho. Noong mga panahong binata pa ako ay wala akong time para sa love life ko. Dahil nakapokus lang ako noon sa pag-aaral ko. Isa akong engineer at maswerteng nagtatrabaho sa isang medyo kalakihang company. Kaya naman, proud na proud sa akin ang mga magulang ko dahil hindi ko sila biniko sa gusto nilang ipakuha sa akin. Teacher sana noon ang kukunin ko. Pero dahil sa gusto nila mama at papa na maging engineer ako, ay iyon ang kinuha ko. Nagustuhan ko naman ang kurso kong yon. Bukod sa matalino kasi ko sa math, mahilig din akong mag-drawing ng mga bahay na pinapangarap ko. Tara pare, inom pa tayo. Pangungulit ng mga kasamahan ko sa trabaho. Sige pare, tama na sa akin to. Alam niyo namang hindi ako umiinom ng hard, diba? Tugon ko naman sa mga ito. Ito namang si Dante, oh, ang killjoy. Minsan na nga lang sumama, ayaw pang uminom. Pahayag pa ni Ace na kaibigan ko. Kaya naman pinagbigyan ko na ang mga ito. Kahit hindi talaga ako umiinom. Nakailang bote rin ako ng hard na alak. At kalaunan ay nalasing ako. At halos nawalan na ng malay dahil sa kalasingan. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko ay nagulat na lang ako. Dahil nasa ibang kwarto ako nakahika. Naisip ko na baka kwarto yon ng isa sa mga kasamahan ko. Kaya tumayo na ako para alamin kung sino ang nag-uwi sa akin. Ngunit mas nagulat ako nang babae ang nakita ko sa loob ng bahay na yon. Gising ka na pala. Halika na at kumain na tayo ng breakfast. Pagyaya sa akin ito. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ko dito. Ako nga pala si Winnie, isang waitress sa club na pinag-inuman nyo. Lasing na lasing ka kasi kagabi eh. Iniwanan ka naman ng mga kasama mo. Kaya ako na ang nag-uwi sa'yo dito. Sagot naman niya. Ganun ba? Pasensya ka na sa istorbo ha. Naparami kasi ang inom ko. Kaya nawala na sa katinuan ang isip ko. Wika ko naman sa kanya. Ayos lang yon. Basta sa susunod, huwag ka na lang masyadong magpapakalasing para makaya mo pang umuwi sa inyo.
tugon pa ni Winnie. Kakamot-kamot naman ako sa unong lumapit sa kanya. Uuwi na sana ako, pero mapilit ito na kumain daw muna ako. Mabuti na lang ay day off namin nung araw na yon. Dahil kung nagkataon, ay baka tinamaan sa akin ang mga kasama ko sa inuman. Habang kumakain kami ni Winnie ay hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Lalo pa nang malaman kong nag-iisa lang siya dito sa bahay niya dahil nasa probinsya daw ang pamilya niya. Marami pa siyang ikwento sa akin tungkol sa pamilya niya. At talaga namang nakuha niya ang loob ko. Kaya simula noon, naging magkaibigan kami ni Winnie. At madalas ay sumasama na ako kila Ace para makita ko rin ito. Mukhang in love yata si paring Dante ah. May pa-flower at chocolates pa sa waitress. Pahayag ni Mike, isa sa kasamahan ko. Kayo talaga, ako na naman ang nakita nyo. Wika ko naman sa mga ito. Nang makita ko ni Winnie ay agad na itong lumapit sa akin. Para syempre, kuhanin ang mga orders namin. Pagka-order namin, at saka ko palang iniabot ang daladala kong bulaklak at tsokolate sa kanya. Kaya nagtaka ito kung para saan daw ba yon. Para sa'yo talaga yan. Pasasalamat ko sa pagpapatuloy mo sa akin nung isang gabi. Wika ko dito. Para lang ba talaga sa pasasalamat yan, pare? Mukhang tinamaan ka na yata kay mistake home eh. Pagbibiro naman ng mga kasama ko. Nakita ko namang namula ang mukha ni Winnie. Kaya agad na nagpaalam ito para kunin ang mga orders namin. At ilang minuto bago ito bumalik, dala ang mga in-order ng mga kasama ko. Ay hindi naming pwedeng i-table ang mga waitress nila. Kaya sa tingin ko ay disente si Winnie. At kaya lang siya napasok sa ganung trabaho ay dahil kailangan niyang padalhan ng pera ang pamilya niya. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa unti-unti na akong nahulog kay Winnie. Niligawan ko ito at ilang buwan din ang nagdaan bago ako sagutin niya. Nang maging officially mag-on na kami, ay dinala ko na ito sa bahay namin para ipakilala sa aking mga magulang. At hindi ko inaasahan na hindi nila ito magugustuhan. Ano ba yan, Dante? Naturingan kang professional, pero ang nobya mo ay kung saan-saan lang nang galing. Galit na pahayag sa akin ni Mama pagkatapos kong ihatid si Winnie. Nalaman kasi nilang sa club ito nagtatrabaho. Kaya ganun na lang katutol sila Mama na maging nobya ko ito. Ma, Pa, matinong babae si Winnie. Kaya lang siya nagtatrabaho doon ay para sa pamilya niya. Tugon ko naman sa kanila. Hindi ako naniniwalang matinong babae yan. Tingin ko sa babae na yon, nagbabait-baitan lang. At baka hututan ka pa nga nun eh. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan at layuan mo na siya. Dahil hindi siya makakabuti sa'yo. At saka marami pa namang babae dyan ah. Yung bagay talaga sa'yo. Pahayag pa ni Mama. Hindi ko naman pinakinggan ang sinabing yun nila Mama. Bagkos ay pinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Winnie. Pinahinto ko na rin ito sa trabaho niya at ako na lang ang nagsusustento sa kanya, maging sa pamilya niya. Madalas ko itong bigyan ng pera para ipampadala sa pamilya niya. Sabi niya kasi ay may sakit daw ang tatay niya at kailangan nito ng pambili ng gamot. Ibinigay ko ang lahat ng pangangailangan ni Winnie, kaya halos wala na rin natitira sa akin. Ginawa ko ang lahat para sa kanya.
sinuway ko ang mga magulang ko alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. At para makatiyak na magiging akin na talaga siya, pinakasalan ko ito kahit pa hindi pa niya ako ipinakikilala sa pamilya niya. Pinakasalan ko siya kahit sa civil lang. At kahit tutol na tutol ang mga magulang ko, ay tinuloy pa rin namin ang kasal. Total naman ay nasa wastong edad na rin kami nung mga panahon na yon. Pagkatapos ay nagsama na kami nito sa isang bahay na inuupahan ko. Naging masaya naman ang ilang buwan naming pagsasama ni Winnie. Nagagampan na naman niya ang tungkulin niya sa akin bilang asawa niya. Kaya buong buo ang tiwala ko sa asawa ko noon. Dahil alam kong mahal din niya ako. Hanggang isang araw ay nagpaalam ito sa akin na uuwi daw muna siya sa probinsya nila upang dalawin ang kanyang tatay. Mahal, pwede ba akong dumalaw sa probinsya? Malala na daw yung sakit ni tatay eh. Pagpapaalam nito. Oo naman, mahal. Gusto mo ba samahan kita? Para makilala ko na rin yung pamilya mo. Wika ko dito. Nako, mahal. Sa susunod na lang. Titingnan ko muna ang kalagayan ng tatay. May sakit kasi siya sa puso eh. Baka pag nalaman nun na nag-asawa na ako, baka lalo pa yun atakihin. Pahayag naman nito. Naniwala naman ako sa sinabi niyang yun. Kaya pinayagan ko siyang pumunta ng probinsya nila. Isang linggo rin siyang nawala. At pagbalik niya ay napansin kong tila may ipinagbago na ito. At hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Na sana naniwala pala ako sa magulang ko noon. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Nawa ay subaybayan niyo ang karugtong ng istorya ko sa susunod na araw. Muli, ako si Dante at ito ang kwento ng buhay ko.